Narito ang latest update patungkol sa tunay na kalagayan ni Ms. Chris Aquino. Kasalukuyang nag-post si Ms. Chris sa kanyang Instagram tungkol sa kanyang tunay na kalagayan matapos nga ang nagdaang birthday ni Bimby na kanyang anak. Ayon sa post ni Ms. Chris, "May I clarify something I saw from the Inquirer.net feed. It was dated November 9. Unfortunately, by the time that post came out, it was no longer true. A long-distance relationship is difficult when undergoing very physically demanding treatments like my methotrexate and my Dupixent. But I got my latest blood panel. Apart from my very low hemoglobin, all my autoimmune markers are slowly improving. The truth is that I chose to lessen the stressors in my life and put my well-being first. On November 3, 2023, I initiated our breakup. It was a well-thought-out decision based on choosing to do what's best for me now. I'm dealing with so much and my love life isn't a priority. To protect my family's privacy, please allow me to not give details about something that's weighing heavily in our hearts. If you can pray for my sisters too, in the way you're praying for me, sobra-sobra ang pasasalamat ko. Maraming salamat po. Against all odds, I am slowly getting better. And by God's grace, my autoimmune thyroiditis has gone into remission. And also because my doctors caught it early enough. My fifth autoimmune, the mixed connective tissue disease, which was strongly pointing towards RA or SLE, in my latest panel seemed to not be a present threat. From 5, I'm now just battling 3, but one of them is the main contrabida because it's life-threatening. Thank you for your prayers. God really is listening." Ayon nga noon sa mga update ni Ms. Chris Aquino ay 5 autoimmune diseases ang active sa kanya. Pero ngayon, ayon dito, by God's grace, 3 na lamang ang active na autoimmune diseases sa kanyang katawan. Pero isang malungkot na balita dahil mayroon pa rin isa na nananatiling aktibo na maaaring matawag nating life-threatening. At ito ang isa sa ikinakatakot ni Ms. Chris Aquino at ito ang sinasabi niya na maaaring mag-cause sa kanya anytime ng cardiac arrest. Kaya naman talagang tutok na tutok sa kanyang kanyang mga doktor dahil kahit anumang oras o pagkakataon ay pwedeng atakihin si Ms. Chris Aquino sa kanyang puso. Kaya naman patuloy siya na nanghihingi sa atin ng patuloy na panalangin para sa patuloy na pagpapaigi ng kanyang kalagayan at ng kanyang kalusugan.